Ngalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin. Ngalan niya ay dakilain, Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. At ipong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong si Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang makasalanan dulot ng ating mga kahinaan. At tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating pong Jesus Nazareno at yakapin din po natin ang kanyang tunay na pagpapatawad, pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at sa araw-araw upang kami itaguyod sa panindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ngayon nahayag na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Ito'y hindi sa pamamagitan ng batas, bagamat ito'y pinatutuhanan ng kautusan at ng mga propeta. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Gayunman, dahil sa Kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbububo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya.
Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya'y matuwid. Sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nananalig kay Jesus upang patunayang siya'y matuwid. Ano ngayon ang ating ipagmamalaki? Wala. Bakit? Dahil lamang ba sa hindi nating pagkatupad sa kautusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananalig kay Kristo. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Ang Diyos ba'y Diyos lamang ng mga Hudyo? Hindi ba Diyos din siya ng mga Hintil? Oo, sapagkat siya'y Diyos ng lahat. Yamang iisa ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabi ka kong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako ay may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon ay higit pa sa sirenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Sa piling ng Poong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa amang mahal. Alleluia, alleluia, alleluia. Dahil ang Diyos ay mapagkalinga, ang Diyos ay mapagmahal, at ang Diyos ay tunay na binibigyan tayo ng pagpapatawad. Siguro po sa buhay natin at masabi po natin na tayo ay nagkakasala ng lubos. Dahil po sa ating mga kahinaan, sa ating mga pagkukulang na dapat gawin upang tayo'y maging totoong ganap na mga anak ng Diyos na tayo inaasahan, na tayo maging mabuti araw-araw at maiksagawa po natin ito sa tunay nating buhay na ibinibigay sa ating lahat. Mga kapatid, lahat tayo ay nabibiyaan pa rin. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasala, tayo ay binibigyan ng pagpapatawad ng Diyos. Kung tayo po'y dumudulog sa Kanya at lumalapit sa Kanya, tunay po ang Kanyang pagpapatawad at pagbibigay sa atin ng tunay na kalayaan upang muling makabangon at magsimula ng panibagong buhay. Ito po ang ipinapaalala sa atin ng ating Panginoon ngayon sa unang pagbasa. Lubos tayong ganap
na dapat nating tanggapin sa ating buhay at dapat natin isabuhay dahil ito ang gawa ng Diyos para sa atin. Binibigyan tayo ng kanyang pagpapatawad, binibigyan tayo ng pagpapahalaga at tunay na pagmamahal sa pamamagitan na ipinapadama sa atin sa kabila ng ating pagkukulang o kahinaan, nandoon pa rin ang pagpapatawad. Pagpapatawad mula sa ating Panginoon na siyang sa pamamagitan ni Jesus, ibinigay sa atin ang tunay na pagpapatawad para sa ating lahat. Kaya mga kapatid, ito po ang dapat nating isabuhay sa ating buhay. Tunay na binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Na kalayaan upang itong kalayaan na ito ay nagpapanibago sa ating lahat upang tayo sa ating paglalakbay ay patungo sa Kanya. Ito po ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Kaya po sa ating buhay paglalakbay na ito, yung pagpapatawad na tinatanggap natin araw-araw sa pagdulog natin sa ating Panginoon, ito ay isang patungo sa Kanya at mayakap natin ang Kanyang kaharian at tunay tayong maging totoo sa ating buhay paglalakbay. Kaya mga kapatid, ito isang regalo dapat nating bigyan ng pagpapahalaga din sa ating buhay. At dapat natin itong ibahagi sa iba. At dapat tayong matuto sa ating pagkakamali o dapat nating ayusin ang ating buhay pang araw-araw. Kaya mga kapatid, ito ay isang hamon para sa atin na dapat natin ayusin at dapat nating patunayan sa ating Panginoon, sa ating pamumuhay, na ang buhay natin ay ayon sa gustuhan ng ating Panginoon. Ito po yung dapat nating isabuhay sa ating paglalakbay dahil nandiyan ang biyaya ng Diyos na ibinibigay sa atin. At gayon, mga kapatid, sana sa buhay na itong ating tinatanggap at pinagkakaloob ng Diyos, tunay na tayo ay naglalakbay patungo sa ating Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, parang naghihinayang ang ating Panginoong Jesus dahil parang walang pagbabagong nangyayari. Sa daming pinadala, mga propeta, mga alagad ng ating Panginoon, mga apostoles, para panibaguhin. No po? Pero parang bigyan tayo ng tunay na pangaral at dapat nating gawin sa buhay, pero hindi ito nila pinapansin. Gumagawa at gumagawa pa rin sila, no po, ng mga bagay-bagay na nais nila na minsan hindi makakatulong upang matagpuan ang paghahari ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating buhay ngayon, tayo po'y binibigyan ng maraming pagkakataon ng Diyos para maranasan natin ang tunay na paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. Kaya po sa pagdiriwang natin ngayon, tayo po'y binibigyan ng paalala ng ating Panginoon. Sa buhay, may inaasahan ang Diyos sa ating lahat. Sa kabila ng mga biyayang ipinagkakaloob sa atin, may nais ng Diyos ipaalala sa atin. Una, mga kapatid, tayo'y nabubuhay, tayo'y may buhay upang magpanibago at magbago. Alalahanin po natin ito sa ating buhay pang araw-araw. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos para magbago. Ang pagbabagong ito ay isang biyaya na ibinibigay sa atin. Sa bawat buhay na kaloob ng Diyos, nandoon po nawa ang pagbabago natin. Ito ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon. Kaya po pag tayo dumudulog sa Kanya, nawa tayong lahat ay nagpapanibago ng ating buhay. Oo, nandoon ang pagpapatawad ng Diyos, nandoon ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nawa ito ay magbigay sa atin ng kaganapan ng pagbabagong buhay para sa ating lahat. Dahil po sa ating Ebanghelyo ngayon, no po, parang walang natatandaan, parang walang hindi natututo. Kumbaga, ang Panginoon, binibigyan tayo ng biyaya para tayo magpanibago at matuto sa mga nagagawa nating pagkakamali
araw-araw. Ito po ang inaasahan sa atin ng ating Panginoon ngayon. Sa araw-araw na buhay natin na taglay, bawat sa atin may pagbabago ng buhay. At ang pagbabagong ito, magdudulot sa atin ng kabutihan na ito'y magdadala sa atin patungo sa Kanya at sa ating kapwa-tao. Kaya po mga kapatid, sa pangalawang punto ng aking pagninilay, sa ating pagninilay ngayon, ito po ay nagpapaalala sa atin kung tayo'y nagbabago, nakahagawa tayo ng mabuting gawain at mabuting asal at mabuting halimbawa. At ito ang tunay na nais ng Diyos sa atin, maging sanhi tayo ng kabutihan ng iba. At maging sanhi tayo ng buhay na Panginoon sa atin para din sa iba. Tayong lahat ay mga instrumento ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paggawa at pagbahagi ng kabutihan. Kaya po sa ating Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus, kawawa kayo mga dalubhasa sa kautusan sapagkat inaalis ninyo ang mga susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nagdanais pumasok. Nakakaunawa po tayo sa kabutihan ng Diyos. Nakakaunawa tayo sa utos ng Diyos. Maging sanhi po tayo, maging instrumento tayo para ang iba ay maranasan din ang kabutihan. Huwag natin hadlangan ang kabutihan na nais ng Diyos para sa ating lahat. Alam po natin, nauunawaan natin. Kaya nga po, tayo dumudulog sa Kanya. Pero ang tanong sa atin, sa pangkaraniwang buhay natin at pagkilos sa ating kanya-kanyang mga tahanan, tayo ba ay mga sanhi upang sila'y magsipasok at maipasok natin sa kaharian ng Diyos? Kumbaga mga kapatid, kaya ba nating iparanas ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng ating presensya sa Kanila? Minsan po tayo panghadlang para mapalapit sila sa ating Panginoon. Hindi po natin yang gawain. Hindi po natin yan dapat gawin. Nauunawaan po natin ang kahalagahan ng mga biyaya ng Diyos na kaloob sa atin. Na ang kaloob ng Diyos na ito ang dahilan o paraan upang tayong lahat ay madala sa mabuting pamumuhay. Hindi tayo binibigyan ng kaloob ng Diyos para masira tayo at masira ang iba. Ito po ang pangalawang paalala sa atin ng ating Panginoon ngayon. Huwag tayong maging sanhi para mapalayo ang iba. Hindi tayo maging sanhi na tayo'y maging sanhi para hindi makilala ang Diyos ng ating kapwa-tao. Mga kapatid, sa kabutiang dulot ng Diyos na ibinibigay sa ating lahat, ito ang inaasahan sa ating buhay pang araw-araw. At panghuli, mga kapatid, pangatlong punto na nais ng Diyos para sa atin ngayon, huwag tayong magkunwari sa buhay natin. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin na tayo mahilig at gusto natin magkunwari sa atin. Palagi ko pong sinasabi, minsan sa pamumuhay natin, may dalawang sarili tayo na hindi magkatugma sa ating buhay pang araw-araw. Oo, ang ating ginagawa, mabuti, pero sa iba naman ay hindi. At minsan, ang ating mga pananalita ay maganda, pero ang ating ginagawa ay masama. Ito ang mga ginagawa ng mga eskriba at mga paraseyo. Magaling silang magkunwari, mga minamahal na kapatid. Tayo din minsan mapagkunwari sa buhay. Mga kapatid, ito po ang paalala sa atin ngayon. Maging totoo tayo sa ating Panginoon. Totoo ang buhay natin. Totoo ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Hindi nagkukunwari ang Diyos sa atin. Totoo ang Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, tayo din, kung tinatanggap natin ang Diyos, ang ating Panginoon na Nazareno, na totoong nagbibigay sa atin ng pagpapahalaga at pagmamahal sa ating lahat,
yayakapin din po natin ang katotohanan, hindi ang pagkukunwari ng sarili. Ito po ang hamon sa atin ngayon, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ngayon, sa aking pagninilay, sa ating pagninilay ngayon, ang iniiwan sa atin ng ating Panginoon. Tayong lahat ay nabubuhay, tayong lahat ay binibigyan ng buhay para magbago, at ang pagbabagong ito ang magbibigay ng paraan upang makilala ang tunay na Diyos sa ating buhay at para sa kapatao, at nagbibigay sa atin ng totoong sarili na hindi nagkukunwari, naniyayakap ang biyaya at presensya ng Diyos. Kaya po, sa pagpapatuloy natin ngayon, ipagdasal po natin na biyayaan po tayo ng ating Panginoon, ng ating tunay na sarili, tunay na disposisyon upang hindi tayo mapawalay at hindi tayo mapalayo sa Kanya. At tunay natin yakapin ang katotohanan na bigay ng Diyos sa atin. Tayo lahat ay mabuti. Lahat tayo nakakaunawa ng Kanyang kautusan. Lahat tayo ay nakakaunawa upang bigyan ng Kanyang biyayang magpakailanman ang buhay na ito hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal na mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na maging makatotohanan tayo sa ating mga gawain. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa ating buhay bilang bahagi ng bayan ng Diyos, naway magampanan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa ating palagiang pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Atin nawang maiwasang gawin ang mga bagay na nakikiayon o pagpapakitang tao lamang. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Yaong mga pinanghihinaan ng loob, dahil sa ating hindi naging magandang ugali at pakikitungo, naway manumbalik sa pagsisimba sa pamamagitan ng ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa dinaranas nilang mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Ang mga yumaon na sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kalwalhatian, manalangin tayo. Panginoon, gawin mong totoo ang aming puso sa iyo. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na mga panalangin. Ama, tulungan mo kaming sumamba sa iyo ng may totoong puso upang makalapit kami sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasalo sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kayo aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong itong aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa na mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa makalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin siyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo siyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na bering Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal, nang namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pananagpapuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na panginat natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming napakaraming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. At natanto
wala tanyong turo. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Announcement, available na po ang ating All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Nilulog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong makasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig sa Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadala ng mga imahe at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating malapagdiriwang. Humayo kay taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.